Ito na po yung guyabano natin. Hindi po kasi makita doon sa ano, kaya wala, hindi ko naipakita na ano na pinitas ko kasi sobrang dilim po against the light kasi maano yung ulap ay yung langit. Kaya hindi po makita. Ayan. So ayan po siya. Kapipitas lang po yan. Ayan. Oh. Ang laki po niya. Nakakatuwa po pag may ano tanim ka. Ayan. E ang guyabano pa naman ang hirap pamungahin. Ayan. So may bunga na po siya. Ayan. Ayan. Ang laki. Sayang po yung isa kasi 'di ba araw-araw po akong umaalis. Tapos nung ano na wala na po yung isa. Hindi ko po alam kung sino po ang kumuha, kung kinain po ba ng ibon. Sana may naiwan na kahit na mga buto man lang, mga seeds niya na drop sa lupa. Kaso wala po ni isa, kaya hindi ko alam kung sino ang kumuha. Pero sarado naman po yung gate, kaya di po natin alam kung sino ang kumuha. Ayan. So ito, isa na lang po yung pinitas ko. Sayang nga po kasi wala na po talaga yung isa. Kaya sa umaga tinitignan ko, paggising ko, pagbaba ko po, tinitignan ko kung andoon, nandyan pa ba yung ano, guyabano. Ayan. So ito, pinitas ko na po siya. Ayan. Nakakatuwa. Ayan. Lagay natin dito sa loob. Hinog na yung ating guyabano. Pwede na siyang kainin. Dali natin sa kusina. Mabigat. Hinog na siya. Lagay kaya natin sa ref para malamig. Ano? Mabigat siya. Ilang kilo kaya ito? Ikilo ko nga. Kilohin natin para malaman natin kung ilang kilo. Yan. Is pa yung kanyang dahon, no? Ilang araw bago ko na ano, bago na hinog. Tignan nga natin. Malambot na po siya. So, pwede na po natin siyang kainin. Lagay ko kaya sa ref. Ano? Tignan nga natin. Ay, hindi pa pala matigas. Matigas pa pala dito, oh. Tignan natin. Pwede na to. Tigas ni ay malambot na. Ayan. Wow. Sarap.
Ayan. Tingnan nga natin. So, try po natin kainin. Kung matamis ba o ano, maasim. Wow! Ang sarap. Hindi siya maasim na maasim, as in. Katamtaman lang. Ayos. Matamis siya. Asan kaya yung mga friends ko? Wala sila, nag-day off sila eh. Malayong pinuntahan nila, so ako na lang kakain mag-isa. Wala sila. Masarap. Wala pa naman akong kasama. Eh, di ako lang mag-isang kakain. Lagay ko na lang sa rep. Alam niyo yung lasa niya, sobrang tamis na maasim. Parang ito na yung perfect na sweet and sour. Yung tamis niya, maano mo yung tamis niya na sobrang tamis. Tapos maasim siya. Imagine niyo yun. Pag nakain ka ng matamis na maasim. Ang sarap. First time kong matikman ang bunga ng aking guyabano. Masarap siya. Sayang. Wala pa yung anak ko eh. Pupunta dito eh. Di sana matikman din niya tong bunga ng aking guyabano. Wala, late na siya. Pagdating niya, ubos na to. Sa bagay sa atin, sa Pilipinas, maraming guyabano. Dito po, pahirapan. Kasi landed po itong location ko. So, nakakapagtanim po ako ng prutas. Kaya, nagkaroon po ako ng guyabano. And then, very helpful po kasi
buwan, kada buwan may kumukuha ng dahon ng guyabano sa amin. At yung family na yun, pumupunta pa sila ng Malaysia para bumili ng dahon ng guyabano. Kasi ang bahay nila is sa condo, so wala silang mapagtangnan. And din nung nalaman nilang may tanim akong guyabano, then share natin yung kung anong meron tayo. Kaya pagka ano, pumupunta na sila dito at kumukuha ng dahon ng guyabano. Ayan po. So, hindi lang po sa bunga napapakinabangan ang guyabano, kundi pati sa dahon. Ayan. Hugas muna ako ng kamay. Sobrang tamis. Wala pala dito yung tubig ko, nasa taas ni. Ayan. So hanggang dito na lang po tayo. Ayan. Sarap po ng guyabano. Ang tamis sobra. Ayan. Bye for now.